Hello sa inyo mga Magdalene, thanks for today's video po is pagpapatuloy po natin ng episode 16 ng Today's with Madam. Makakasama na po natin si Madam Magdalene after 2 minutes habang nagre-rehearse pa po siya ng kanyang sarili. Nagbabasa pa po siya ng mga script. At kaya, tapos po kumakain po po siya ng mga healthy food. Tapos po, naiisip pa po siya ano pa yung iba pa niyang susuotin sa darating niyang rehearse ng Today's with Madam. Okay, habang hinihintay natin si Madam Magdalene, ito muna ang latest update ng kanyang nalalapit na season finale bukas. Sisimulan po ni Madam Magdalene ang episode 19 and 20 tomorrow po. Gagawin niya po yun by tomorrow, agad-agad, para po mapabilis na. At saka by Monday, sisimulan na po natin ang season 2 ng Today's with Madam. Makakasama niya po si Madam. Bukas niyo po malalaman kung sino po ang isang Madam makakasama ni Madam Magdalene. Okay, makakasama na po natin si Madam Magdalene. Ito ang Today's with Madam. Today's with Madam. Today's with Madam. Pasagutin mo na ang iyong mga larang ulit. Hello sa inyo mga Magdalene natin. Ang 40 days video po is pagpapatuloy po natin ang episode 16 ng Today's with Manaw. Okay, sa mga gusto po magpadala ng mga love problems nila para masagutan ko po ang mga love problems, huwag po kayo mahihiya mag-comment sa baba ng ating video at i-comment niyo po doon yung mga love problems niyo na gusto niyo ipasagot sa akin at mabigyan po kayo ng mga payo na makapag-idea po kayo kung susundin niyo ba o hindi. Pwede niyo pong hindi sundin kung alam niyo pong hindi naman po tama yung sinasabi ko, at saka po pwede po kayong mag-comment sa baba ng ating video na ito, at saka po pwede din po kayong mag-comment sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ID ko po. I-screenshot ko po ng video na ito kapag na-post ko na po sa aking YouTube channel, at i-screenshot ko po ito at ipupunta ko po ito sa aking Facebook, Instagram, Twitter and TikTok ID account para makapag-comment po kayo doon. Okay po, simulan na po natin ang another day of Payuhan at chikahan. Kasama ko ang inyong Madam Magdalene. Okay, meron po tayong apat na segment for today. Ito po ang sasagutin ni Madam Magdalene ng inyong love problem. Mga payo ni Madam Magdalene, isang sagot, isang tanong with Madam Magdalene. At paano ba maging isang Madam Magdalene? Okay, dako na tayo, ito na ang una nating letter sender. Dahil meron po tayong tatlong letter sender na padala na kanilang mga love problem by YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok account. Sa mga problema po ninyo, meron po akong napiling tatlo na maswerte na sasagutin po ang kanilang mga love problem. Okay, ito na po ang ating unang letter sender mula kay Grace Lapid. Sabi ni Grace Lapid, Madam Magdalene, ano po ang una kong gagawin kung iniwan po ko ng jowa kong fuckboy? Ouch! Okay. Kung iniwan ka ng jowa mong fuckboy, syempre, wag mo na-expect na mangbalik-balikan kanya kasi nga fuckboy. Kasi ang mga lalaking fuckboy, ibig sabihin bastos. Ibig sabihin bastos yung mga utak, yung iniisip nila. Wag mo nang balikan, wag mo nang isipin. Ang isipin mo na lang yung sarili mo, paano ka makakapag-move on? Paano mo ilalagay sa sarili mo, alam mo na tama. Alam mo na hindi ka na masasaktan. Yung mga panahon na alam mo sa sarili mo na perfect yung timing ng iyong pagmamahal sa kapwa, at alam mo sa sarili mo na nagiging honest ka sa kapwa-tao mo, na hindi ka nagsisinungaling sa kapwa mo, at alam mo na sa sarili mo na ikaw yung tao
mabilis naman mag-move on kapag iniwan tayo ng taong mahal. Kapag iniwan tayo ng taong mahal, ibig sa taong mahal natin, o yung mga jowa kung ano pa naman, ibig sabihin po na hindi niya po tayo deserve. Hindi niya deserve yung pagmamahal natin sa isa kanya. Hindi niya deserve yung binigay natin ng mga pagmamahal sa kanya. Hindi niya deserve yon. Kung deserve niya, hindi niya sana kayo iiwan. O kaya may mga pag-ibig kasi na hindi natin alam na mangyayari iyon, o may mga pag-ibig talaga na may sadyang nangyayari talaga, o kaya may mga pag-ibig talaga tinadhanang mangyari, at may mga pag-ibig talaga na masaya yung ending ng kanilang love story. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga love problem sa inyong mga letter sender. Maraming salamat po sa inyong pinapadalang love problem, at maraming salamat sa iyo, Grace Love, sa pinadala mong love problem. Okay, dako na po tayo sa ating ikalawang letter sender na mula kay Christine Mogo. Sabi ni Christine Mogo, Madam Magdalene, ano po ang unang sinyalis ng breakup? Okay. Ano ang unang sinyalis ng breakup? Ibig sabihin, ano yung mga sinyalis sa mga relasyon o sa mga breakup? Unang sinyalis, siyempre, kung madalas kayong mag-away. Kung madalas kayong mag-away sa mga dahilan na hindi nyo pinagkakaintindihan, dapat pag-usapan nyo yon personally to kayo sa isa't isa. Sabihin nyo na pag-usapan naman natin to para masolusyonan natin, hindi yung sasarilihin natin sa isa't isa para hindi tayo mamasaktan, hindi tayo malugmo sa kalungkutan, hindi tayo mawala ng pag-asa na walang magmamahal sa atin ng ganun. Dapat ang unang sinyalis ng breakup is madalas kayong mag-away, o sumunod is mabilis kang magalit sa kanya. Kasi pag mabilis kang magalit sa kanya, ibig sabihin na yun, may dahilan ka dapat na magalit siya sa'yo. At saka, lagi kong nagdudusan sa mga kinikilos niya, kung ano yung ginagawa niya, kung saan siya pumupunta, laging may kachat, hindi kanya na inikaskaso. At sa mga nangyayari sa mga relasyon po na nakakaranas ng magbe-break na po sila, dapat mo ang gawin po ninyo is mag-personally talks po kayo sa isa. Huwag po kayo mawala ng pag-asa na masisira yung relationship nyo. Ayusin nyo po yon. Mag-usap kayo ng ayos. Pag nasolusyon naman po yung problema, mas maayos naman po yun eh. Kapag hindi po kasi masolusyonan yung problema, hindi po maayos yun. Kapag hindi nyo po masolusyonan. Pag nasolusyonan nyo naman po na maaga yun at maayos, is makokontrol po na maigi po yung relasyon nyo at yung relasyon na po na yon, hindi na mauuwi sa breakup, kundi mauuwi po na happily ever after. Kasi po, hindi naman lahat ng relasyon perfecto. Meron ding relasyon na dumadaan sa pagsubok o kung ano-ano pa man. Okay? Yun ang mapapayo ko sa iyo, Christine Mogo. Okay? Maraming salamat po sa mga nagpadala na kanila ng mga love problem. At sa iyo, Christine Mogo. Okay, dako na po tayo sa ating ikahuli at ikatatlong love letter sender naman na pinadala naman to ni... Sino to? Ni... Adolfo Trinidad. Sabi ni Adolfo Trinidad, Madam Magdalene, ako po ay isang single dad, okay? Ano po ang gagawin ko kung may naiwan po na dalawang anak sa akin ng asawa kong pinagpalit ako sa kaibigan ko? Kung pinagpalit ka sa kaibigan mo, syempre masakit yun. Kung mas pinili niya yung kaibigan mo, deserve naman niya yun. Siya naman yung pumili lang dahilan para iwan kayo ng mga anak mo. Dapat alagaan mo lang yung mga anak mo. I-focus mo yung sarili mo sa kanya, huwag sa ibang bagay. Magtabraho ka, gumawa ka ng mga bagay lalo mas sa sarili mo na mapapalaki mo sila na maayos para
pagdating ng panahon, ma-realize ng asawa mo na kaya pala ng asawa kong palakihin ng maayos at may magandang buhay yung mga anak ko na naiwan ko sa kanya. Kasi hindi ko pala siya dapat saktan ng ganon. Alam ko naman na may mararating yung aming relasyon kung hindi ko siya iniwan ng ganon. Kasi na-realize ko na hindi to mananatiling panghabang buhay itong pag-ibig na to kung laging ako lang yung nagtatrabaho. Kaya naman pala magtrabaho para sa pamilya namin. Okay, dapat trust lang po. Trusting lang po sa isa't isa para hindi po masira yung relasyon. At huwag po isipin yung mga negative vibes ng inyong karelasyon. Isipin nyo po yung positive, huwag po yung negative. Yun po kasi makakasira ng relasyon ng isang magjowa o mag-asawa para mawala nun yung trusting sa isa't isa. Pag nawala po kasi yung trusting sa isa't isa, hindi po natin mararamdaman yung unang sinyalis po ng trusting. Unang sinyalis po kasi ng trusting is, alam po natin, is hindi po natin alam kung ano po yung nagiging sinyales ng pag-iiwan po doon sa magnanay o doon sa mag-asawa. Kasi po kapag iniwan po kasi natin yung asawa na yung asawa po natin, masasaktan po tayo ng hindi natin alam sa sarili natin na ganun pala yung sakit na nararamdaman ko. Okay, maraming salamat po sa pinadala mong letter, Sandra Adolfo Trinidad. Okay. Maraming salamat po sa nagpadala ng kanilang mga letter, Sandra. At magkita-kita ulit po tayo bukas sa susunod na edisyon na isang mga sasagutin mo na Magdalene ang iyong love problem. Magkita-kita ulit po tayo bukas. Ito lang yan sa sasagutin mo na Magdalene ang iyong love problem. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Magdalene natin. For today's is pagpapatuloy mo natin ang segment number 2. Ito ang mga payo ni Madam Magdalene. Okay, ang topic natin for today is sa mga mag-asawa to. Yung iniiwan yung anak sa tatay. Okay, una po, kung iniiwan po sa anak yung babae sa anak yung tatay para hiwalayin po yung asawa, dapat po pag-usapan nyo ng mabuti yon kapag nasa ganong kwalidad po tayo ng relasyon. Kasi hindi po natin alam kung makokontrol po yung lalaki yung mga anak na naiwan po. Pero kung kaya naman po ng lalaki, is gagawin niya po ang lahat para mabuhay po yung mga anak nila. At alam po sa sarili natin na hindi lahat ng tatay pabaya. Gusto lang po nilang mapaayos at mapaganda po yung buhay ng mga anak nila. Nung hindi po sila masasaktan at alam po nila sa sarili nila na nasa ayos, gusto lang nila mapalagay sa ayos yung mga anak nila. Pangalawa po, dapat po ay hindi mo natin iwanan yung ama niyo po. Kunyari lang po, mag-ama niyo po. Dapat po pag-usapin niyo po muna to bago po kayo magdesisyon na maghiwalay po sa kanya. Dahil po hindi po deserve ng mga anak na ng ninyo na magkaroon sila ng broken family. Gusto po ng bawat mga anak na magkaroon po sila ng masayang pamilya, yung masaya, at ang pagbubuklod po ng pamilya ay nagdadamayan at hindi pa nagkakasiraan sa isa't isa. Kasi po, naandun po yung trust love nila sa isa't isa. Trust love, yan po, love. Para hindi po masira yung trusting sa isa't isa. Maraming salamat po sa panonood nyo at pagsubaybay nyo po sa akin. Dito lang yan po yan sa mga payo ni Madam Magdalene. Kita-kita ulit tayo bukas sa susunod na edisyon ng mga payo ni Madam Magdalene. Goodbye and babush! Hello po sa inyo mga Magdalene natin. For today's po, pagpupatuloy po natin ang ating ikatatlong segment ng ating show. Ito po ah!
isang sagot, isang tanong with me, Madam Magdalene. Okay, meron po tayong dalawang tanong na sagutin po natin ng isang sagot, pero po meron po tayong maikling explanation. Okay, una pong tanong, ano po unang mararamdaman niyo kung nasa sitwasyon po kayo ng gipit na gipit ka na sa pagmamahal niya? Ibig sabihin po ng gipit na gipit, ibig sabihin po is sakal na sakal ka na sa sa pagmamahal niyo. Wala, payo ko sa iyo, magbibigay ako ng payo. Siyempre, kung gipit na gipit ka na, makipaghiwalay ka na sa kanya, simpleng bagay. At kung pinipilitin niya sarili niya sa iyo, ikaw na ang gumawa ng paraan para makipaghiwalay ka sa kanya. Sabihin mo yung dapat mong sabihin, yung mga nararamdaman mo, para hindi siya masaktan na sa huli ay umaasa pa siya magiging kayo. At sa huli na, alam niya naman sa sarili niya na hindi dapat siya ginaganon. Dapat minamahal siya at nire-respeto. At nire-respeto kasi hindi naman deserve natin na masaktan. At hindi po deserve natin na maiwan ang taong mahal. Hindi po natin deserve na masaktan tayo ng gano'n. Pangalawang po, katanong, ano po ang mararamdaman ng isang taong broken hearted? Siyempre, nasasaktan siya yung dinidimpin niya, dinadamdam niya yung mga sakit na dinulot sa kanya na taong mahal niya. Siyempre, huwag po tayo magdamdam. Hindi po dapat natin dinadamdam yun kasi po, simple pong bagay at simple pong idea yon. Kapag dinadamdam po natin, para sinasabi po natin sa sarili natin na hindi po tayo mapagmahal na tao, hindi po natin iniintindi nararamdaman ng isa. Dapat po, alam po natin sa sarili natin at alam po natin sa sarili natin na hindi po siya kawalan. Meron po deserve na para sa iyo at aalagaan yung pagmamahal na iniwan po ng isa't isa at hindi niya iyon sasaktan. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig niyo ng isang sagot, isang tanong with me, your Madam Magdalene. Magkita-kita ulit po tayo bukas sa isang edisyon ng isang sagot, isang tanong with me, your Madam Magdalene. Goodbye and bye-bye! Hello po sa inyo mga Magdalene natin. For today's video po is gagawin na po natin ang huling segment ng ating show. Ito po ang paano ba maging isang Madam Magdalene? Paano po ba kumakaiway as a Miss Universe 2018 na Miss Catriona Gray? Ito po. So hands po. Ganyan po yung hands. Diretso po yung hands. Yan. Ganito po. Ayan, para po ma-feel po natin na feeling tayong isang Miss Universe. Maraming salamat po sa iyong pakikinood ng paano ba maging isang Madam Magdalene. Magkita-kita ulit po tayo bukas sa isang edisyon na paano ba maging isang Madam Magdalene. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Madam Magdalene! Bukas na po ang nalalapit na pagtatapos ng season finale ng Today's with Madam. Maraming salamat po sa papanood sa inyong pagtangkilik ng aking programa. Salamat po. Salamat po, suportahan niyo po si Madam Magdalene at isa pang madam na makakasama niya. At doon na po natatapos ang isang oras na pahigis na payuhan at chikaha with me, your Madam Magdalene. Magkita-kita ulit po tayo bukas sa sunodong edisyon na chikahan with me, your Madam Magdalene. Ako po ang Madam Magdalene na nagsasabi, kung may mga love problem ka, huwag kang mahihiyang lumapit kay Madam Magdalene dahil sasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem. Magkita-kita ulit po tayo bukas. Goodbye po. Magkita-kita ulit tayo bukas. Goodbye mga Magdalene Atex. Today, dito lang po yan sa Today's with Madam. Today's with Madam. Today's with Madam. Nagsasagutin ni Madam Magdalene ang iyong mga love problem. With Madam. Today's with Madam. Nagsasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem.
Hello! At nakasama po natin si Madam Magdalene sa kanya sa nalalapit na pagtatapos po niya. At meron po siyang magandang surprise sa inyo. Abangan niyo po yung bukas. Okay, magkita-kita ulit po tayo bukas sa isang panibagong tsikahan at kwentulitan. Dito lang yan po sa today's Madam. Goodbye and babush!